Marami ng episodes ang napanood ng mga tao sa show ni Raffy Tulfo in action, pero ang pinaka naging kontrobersyal ay ang usapin ng teacher at ng batang pinalabas ng classroom dahil sa naiwang card nito. At noong Biyernes nga ay nagkaayos na ang teacher at ang magulang ng bata. Una nang sinabi ni Raffy Tulfo na gusto niyang magkausap ang teacher at magulang ng bata sa kanyang show noong Lunes, November 25 at para pagharapin ang dalawang kampo. Pero dahil nag-mediate na nga ang DepEd supervisor ay maayos naman na ang lahat. Pero noong November 25 ay nagpunta pa rin sa show ni Raffy Tulfo ang magulang ng mga bata at ikinuwento nga ang kasalukuyang lagay ng kanilang anak. Ayon sa mga magulang, maayos ang usapan nila ng teacher at isa sa alang-alang na rin ang pagbalik ng bata sa school at naipahayag ang lalong pagprotekta sa bata. Samantala, na ikwento din ng mga magulang na matapos ang usapan nila noong Friday ay napagkasunduan ng bawat partido na wala nang lalabas sa social media tungkol sa issue na ito. Pero nagulat daw sila sa post ni Attorney Estrada na na-share naman sa FB page ng anak ng teacher na si Kyla Limjuco tungkol sa nangyaring pag-aayos. Sa ngayon nga ay disabled na ang page ni Kyla Limjuco. Pero muli naming binasa ang post pero wala namang masama sa post ni attorney at tanging ikinuwento lang niya ang pagkakasundo ng dalawang partido at binalita nga na hindi na mawawala ng trabaho si teacher. Si Attorney Estrada ang tumayong lawyer ni Teacher Limjuco. Meanwhile, naihayag din ni Raffy Tulfo na nagkaroon siya ng lapse in judgment kaya lalong gumulo ang issue na ito. Ayon sa kanya, naging emotional siya kapag bata ang pinag-uusapan at yung naabuso ang mga bata at tila binabaliwala sa kanilang karapatan. Naidiscuss din niya ang ilang batas tulad ng RA 7610 na tumatalakay sa bawal na pananakit sa bata, physical, emotional man o psychological. Sinabi din niya ang memorandum order ng DepEd noong 2012 tungkol sa child protection policy. Ilang ahensya din tulad ng Malacanang ang pinawagan ni Raffy Tulfo na i-address ng maayos sa mga ganitong kaso. Samantala, nag-post naman si Attorney Joseph Noel Estrada tungkol sa special parental authority ng mga guro at narito ang kanyang post. Kung sa tingin mo hindi, ibig sabihin hindi rin ito child abuse kung ang guro ang gagawa nito sa bata. Dahil ito ay saklaw ng special parental authority na nasa ating Family Code of the Philippines. Habang nasa pangangalaga ng guro ang mga bata, siya ang tumatayong ina o ama nila in loco parentis na napapaloob naman sa New Civil Code. Tulad din ng tunay nilang magulang, ang guro ay nagagalit, nagtataas ng boses at nagseseryoso din kapag ito ay nagdidisiplina ng bata. At ang bata hindi po ay kinapahiya na abuso na. Ito ay kasama sa pinagdadaanan kapag nadidisiplina. May nakita ka bang habang pinapagalitan ay masayang masaya? Ang pamantayan kung isang pagtrato sa bata ay child abuse ay kung ito ba ay may kasamang intensyon na maliitin o yurakan ang pagkatao at dignidad bilang isang bata. Bongalon versus Peyo of the Philippines. Paano ito malalaman? Dadaan ito sa tamang proseso o investigasyon at hukuman or DepEd lamang ang makapagsabi nito. Ang DepEd's Child Protection Policy or DepEd Order No. 40S-2012 ay hango sa RA 7610 or Anti-Child Abuse Law at iba pang batas na nagpoprotekta sa mga bata. Ang limitasyon sa pagdidisiplina ay napapaloob din dito katulad ng pagbawal sa corporal punishment at mga pang-aabuso. Marami namang netizens ang nag-react sa issue na ito. Ayon sa mga netizens, suportado pa rin nila si Raffy Tulfo sa kanyang show pero dapat daw ay magkaroon din ng lawyer na kasama sa show si Raffy para mas legal ang magiging payo nila sa mga taong humihingi ng tulong. Ang nangyari kasi ay mismong si Raffy Tulfo na at mga magulang ang nag-decide sa kahihinat na ng teacher during the interview. Ilang mga netizens din ang nagpasalamat kay Attorney Estrada dahil sa mga information tungkol sa batas ang kanyang pinapaliwanag sa kanyang Facebook page. Dalangin ng maraming tao na makabalik ng maayos ang bata sa kanyang school at maging maayos ang lahat at mabuksan din ang isip ng mga ahensya na concern sa ganitong mga problemang bayan.